ayaw niyo muna. Bumalik ka sa kanya. Ud ilayhi, bumalik ka, irji ilayhi, wa qul lahu, at sabihin mo sa kanya na kung hindi ka, kung gusto mo mabuhay pa, papipiliin ka. Kung gusto mong dito ka na sa kabilang buhay, ikaw ay tatawid na, o dito ka mama ay hawakan mo yung kuwan ng balahibo ng kabayo mo. Kung gano'ng kadami ang balahibo ng kabayo mo, ganun din kahabang buhay mo. Na nasabi ni Musa, hindi na. Retire na. Kaya umalis na siya. Namatay si Musa alayhis salam. Tayo hindi ganyan. Wayroon pagbaid ka tusing kamatay. Ang kamatayan, hindi siya magpe-permission sa atin na bapa, kamangon tadakawa. Why minan? Why minib to? Madatong karaton. Darating sa atin yan. Na talagang biglaan siyang darating. Kumakain ka pa lang ng biryani kanina, pagdating doon, hindi ka pa umabot sa kanto, patay ka na. Ay! Bakit? Akala ba natin ang kamatayan natatakasan natin? Akala natin natatakasan natin ang kamatayan? Lalo nating tinatakasan ang kamatayan, lalo natin siyang nasasalubong. Sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Jumu'ah, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipahayag mo ya Muhammad kung ang kamatayan na yan, ang bagay na tinatakasan ninyo, ilikayan mayo. Ala, magkamangda ng insurance, Pilam Life, Pro Life, stem cell, ang mahal-mahal pala ng stem cell na yan. May namit kami ni Engineer Sabas, dinawahan namin, 20,000 ang isang kapsul, ginawa ng kapsul. Bakit yun gagawin ng tao? Para ma-extend ang buhay, para matakasan ang kamatayan. Oo naman, totoo na hindi naman masama ang uminom ka ng gamot, magano ka ng mga vitamins, damawaglon. Imam, damawaglon, imam. Kaarang pag-asa ng kapan, makabanti ka, inshallah. Ibig sabihin, kaya pa, makarevive ka pa. Pero ang problema doon, ang nilalagay ng mga Yahudi sa mga isip natin, lalo na sa mga Muslim, yan ang maka-extend ng buhay. Kahit yung pansit na magpampahaba doon ang buhay, sabi ng Inchik. Na kung may lason, patay. Umiksi ang buhay. Hindi ba ganun? Nilalagay nila sa isip natin. Bakit? Dahil ang number one na nagpo-promote ng pag-extend ng buhay sa mundo, Yahud. Ano sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah patungkol sa kanila? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhabi an yu'ammar. Ala, ang gusto ng bawat isa sa kanila ng mga Hudyo, yung kanilang ungaya, yung kanilang maksud, adi sa dunya, mag-extend pa ng 1,000 years mabuhi. Allah. Kaya yan ang iniisip nila, bakit pinagagawa nila ang Baitul Maqdis. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapagsakripisyo. Kasi diba, sa Taurat, sa panahon ni Musa alayhis salam, taon-taon meron silang sakripisyo sa templo ng Jerusalem. Sa templo ni Solomon, ni Sulaiman alayhis salam. Pero ang punishment sa kanila, sa panahon pa ni Nabiullah Uzair, bilang parusa sa kanila, at nababanggit din ito sa tafsir ni Ibnu Kathir, at ganun din sa Albidayo ni Haya, lahat ng mga kasulatan ng mga Hudyo, yung totoong Torah nila, nawala lahat yun. Wala na silang copy. Bakit? Dahil sila mismo, sa kanilang sarili, inaalter o binabago nila ang nakasulat sa kitab nila. Kaya sila ay kinastigo ng Allah Ta'ala na ganyan. At hindi nila tinanggap ang Masih nila, ang tagapagtaguyod o tagapagligtas nila na si Isa alayhis salam. Nung hindi nila tinanggap yon, ano ang punishment na ibibigay ni Allah sa kanila? Tignan niyo yung interview ngayon, yung ibang Hudyo na nasa labas ng Philistine, hindi sila papasok muna doon. Bakit? Hindi pa lumabas ang Masih, ang Misaya nila. Sino ang inintay nila na Misaya nila? Masih o Dajjal. Wala nang ibang Masih na darating kundi si Al-Masih o Dajjal, ang Antikristo.
Dapat natin itong banggitin sa mga anak natin. Dapat natin itong ituro, imulat ang isip nila na wala na tayo sa unang stage ng mundo o kalagitnaan, nasa akhirus zaman, nasa mga wakas ng panahon na tayo. Kaya dapat natin isipin ito, mga kapatid, dahil ang sa'a, dalawa. As-sa'atul kubra wa as-sa'atul sugra. Yung tinatawag na malaking, ang oras na malaki at yung oras na maliit o yung oras na tinatawag nating parang ordinaryo sa atin. Ang kiyamus kiyamatus sugra o yung tinatawag na muling yung pagtayo na maliit na uri, ito yung kamatayan natin. Bawat mamamatay, kamat kiyamatuhu. Bawat mamamatay, dumating na ang kiyama niya. Dumating na ang kiyama niya. Ha? So, ang kiyamatul kubra, dun na yun yung magtatayo na tayo lahat sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, bawat isa sa atin, ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun. Ngayon, paano kung dumating sa atin ang kiyamatul sugra? Yung maliit na kiyama, yung pagkamatay. Handa na ba ako? Naihanda ko na ba? Anong sabi ng Allah Ta'ala? Tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Fatazawwadu, kayo ay kumuha ng baon sapagkat ang pinakamahinam na baon ay ang takot kay Allah. Ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit ba ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sapagkat ito ang mag-iiwas sa iyo sa pinagbabawal at magdadala sa iyo sa ipinapahintulot o sa kinagugustuhan ni Allah Ta'ala. At kapag radin si Allah Ta'ala at kapag siya ay may rida sa iyo pagkatapos ng iyong pagkalagot ng iyong hininga, ay tunay na kabilang ka sa tatawagin ng mga malaika, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yan ang parang kanta o awit, na aawitin o parang himno na itatawag sa atin ng mga malaika. O ikaw na kaluluwa na mutmainna. Ayong, ano yung mutmainna? Panatag. Saan na panatag? Dahil namatay siya sa tauhid. Namatay siya sa tauhid. Kaya sabi ng Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay liban na lamang na kayo ay nasa estado ng pagkamuslim. Paano mong matitiyak na nasa estado ka ng pagkamuslim? Ang gawin mo sa bawat araw, bago ka matulog, magmuhasabatun nafs ka. I-account mo ang sarili mo. Nakagawa ba ako ngayon ng kasalanan? Nagriba ba ako? Nagnakaw ba ako? Nang libak ba ako? Nakapagsalita ba ako ng kufur? Nakapagsalita ba? Ya Allah, patawarin mo ako. Allahumma ighfir li khati'ati. Patawarin mo ako, ya Allah, sapagkat kahit pagano kabuti ng ugali mo, ng asal mo, pagkiklaim mo na Muslim ka, kung mamatay ka sa hindi sa akida ng gaya ng akida ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ka makakapasok sa awa ni Allah. Paano pa kaya sa Jannah na pinangako niya? Baka mamaya magugulat ka na sa pagkamatay mo, ang itatawag sa iya ay ayatuhan nafsul khabitha. O masama, maruming klase ng kaluluwa, lumabas ka na rito. At ayon sa hadith na muttafaqun ala sihhatihi, ang paglabas ng kaluluwa ng isang sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasa state siya ng pagsuway, ay napakasakit. Na hinalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kagaya sabi niya, ng pagsusuklay sa isang matigas na buhok. At yung suklay na yon ay matigas din magaspang na madadala ang lahat ng buhok na madadaanan ito. Ganon katindi, mga kapatid. Kaya piliin mo, anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Kamatayan ba sa pagsunod kay Allah o sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Samantala, binigyan kanya ng pagkakataon. Lahat-lahat binigay niya sa iyo. Ang taong darating sa kanya ang kamatayan na inabutan siya ng kamatayan na yon sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa state ng pagsuway, maraming uri. Pagdating ng mga malaika, isa na yung kanina na pipilitin ang kanyang kaluluwang kunin,
Ang pangalawa ay kung naabutan siya noon sa kanyang sa state na yun, ang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado na na kaparusahan at galit ni Allah ang kanyang patutunguhan. Isa sa ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay tayo ng mga Muslim, lalo na kung nandito sa komunidad ng mga Muslim, yaon bang, sorry lang ha, pero ito totoo, nangyayari sa atin, lalo na dito sa lugar natin. Yaong kampante tayo, na namumuhay tayo, o pinatitira natin ang mga musyrikin, ang mga kufar sa paligid natin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinahin ni Sheikh Al-Albani ang hadith na ito ayon sa riwayat ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad, kay Tirmidhi, kay Abu Dawud, kay Ibn Majah. At ito'y matatagpuan sa kitab ni Sheikh Al-Albani Al-Irwa'ul Ghalil. Sabi niya, ana bari'un min kulli muslim asha baina dhahrainil kuffar. Ako, sabi ng propeta, ay malaya, walang kinalaman, way labot kulong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang matag isig ka Muslim na yagauya adto sang tunga-tunga ng mga kufar. Ibig sabihin ito, totoo, Ustad, nasa Pilipinas man tayo, tamaan tayo lahat ng hadith na yan. Matatamaan tayo kung nasa atin na ang tsansa na manirahan tayo, tayo-tayo ng mga Muslim, at ang problema ay sinurinder natin sa kufar ang mga lupa natin. O bininta natin, worst yet, o binigay natin na parang sa kanila lang. Bakit? Bakit, mga kapatid? Hindi pa ba tayo natuto? Ano bang nangyari sa Philistine? Ganyan. Naging masyadong mabait ang mga Palestino. Binigay sa kanila dandan. Hindi nila alam na may mga Yahudi doon na nagpaplano na sila laban sa mga Muslimin. Tandaan ninyo ang itong ating relihiyon, ang Islam, kinakailangan nito ng lugar at lupa na matatatagan niya ng kanyang sharia. Hindi tayo kagaya ng paniniwala ng mga born again na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi ganyan. Hindi ganun ang Islam. Ang Islam, din wa dawla. Ang Islam, relihiyon at panggobyerno. Ngayon, kung hindi ka sa isang lugar na yon, halimbawa dito sa atin, hinayaan natin sa mga lupa natin, kita kamo na mga taga Davao, mga Cagad, bininta-bininta natin doon sa mga hindi Muslim. At pagkatapos sa paligid nito, andyan na sila. Makakautos ka pa ba ng mabuti, makabawal ng masama? Kahirapan dakaw. Nangasa ba? Iatag na mo yung rights kanilan. Binigay mo yung karapatan sa kanila na manirahan doon at i-exercise yung agama nila. So kung magpapasko sila, makakareklamo ka? Hindi ka makareklamo. Kung mag-New Year sila, makareklamo ka? Hindi ka makareklamo. Kung mag-bijoke sila ng malakas, makareklamo ka? Hindi ka makakareklamo. Bakit? Bininta mo, binigay mo ang rights sa kanila. Ang pagbenta ng lupain ng mga Muslim sa hindi Muslim, parang pagbibenta ng relihiyon sa kanila. Bakit? Dahil hindi ka makapag-utos ng mabuti, makapagbawal ng masama. At ang relihiyon natin, dito ito natatag sa pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama. Innama dinuna qa'imun ala hadainil amrayn al-asasiyain. Fabi adamihima lan yaquma ad-din abada. Kung wala itong ating din, ating relihiyon, nakatayo, nakatatag sa pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Kung wala itong dalawang ito, hindi natin maitatayo, maitataguyod ang agama natin. Tandaan nyo yan, mga kapatid sa Islam. Na paano kung dyan ka naabutan ng ganung klase ng kamatayan? Ha? Meron pang iba. Ibibenta ang lupain nila na tinayuan ng masjid. Ibibenta gawing simenteryo ng mga Kristiyano. Wal-iyadu billah. Mas mabigat na kasalanan. Ando na ang simbahan ng tawhid. Inalis mo doon sa lupa mo kasi ang gusto mo doon pera para maging libingan ng Kristiyano. Magalit na tayo kung magalit.
Pero bawat isa sa atin mamamatay. Haharap tayo kay Allah Ta'ala. At itong kaalaman na binigay, kukunting kaalaman na nahiram namin o pinahiram sa amin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, amana ito, katiwala ng Allah Ta'ala sa amin. Kung hindi namin sasabihin ang katotohanan dito, araw ng paghukom, kayo ang kikwestiyon o magrereklamo kay Allah. Ya Allah, yung ustad na yan, yung alim na yan, yung ulama na yan, pumunta sa amin, hindi nagsabi ng totoo. Tinago niya ang alam niya. At ang nakakatakot dito, ang hadith na naiulat mula kay Al-Khatib al-Baghdadi sa silsilatul sahiha ni Sheikh al-Albani, nababanggit doon na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man katama ilbahu, sino man yung kanyang itago ang kanyang kaalaman, uljima bilijami minan nari yawm al-qiyama. Siya ay lalagyan ng tinatawag na busal, bubusalan ang kanya. Alam yung busal? Ito, sa pangatawsog, kakkang ba? Kakkang singkura. O yung ano ng kabayo. Ilalagay sa kanyang bibig na mula sa impyernong apoy. Gawa sa impyernong apoy yun. So hindi made in China, made in Naraka. Ilalagay sa kanyang bibig. Waliyadu billah. Wallah! Ang hakika o katotohanan ng lahat ng ito, doon natin mararamdaman sa unang gabi natin sa libingan. Unang gabi! Kung gaano, sabi nga ng iba sa mga ahlul ilm, kung gaano kakasaya sa Laylatul Dukhla, sa unang gabi ng iyong kasal, sa iyong asawa, yung Laylatul Dukhla, unang honeymoon, sa gabing yun, ganun din ang acts nito, o mas sobra pa ang kasiyahan ng mu'min sa unang gabi niya sa libingan. Unang gabi sa libingan. Unang pagkakataong nasa libingan, ikaw na lang mag-isa, ang mananampalataya masaya. Ang problema, kung namatay siya sa pagsuway kay Allah Ta'ala, anong mangyari? Yun ay worst o kabaliktaran naman sa kanyang kasiyahan sa mundo. Ya imma, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Dalawa lang ang ating libingan. Maaring ito ay hardin ng paraiso o hindi kaya ito ay alin, septic tank ng impyerno. Masisilip na natin dun, maaamoy na natin ng sobrang sama ng amoy nito. Wal-iyadu billah. Ngayon, kung gusto natin, mga kapatid, na mamatay tayo sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang dapat nating gawin? Huwag nating ibenta ang ating akhirah para sa dunya. Huwag nating ipagbili ang ating akhirah para sa mundong ito. Walang halaga ang mundong ito. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, "Ulaika alladhina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul 'adab wala hum yunsarun." Yung mga taong iyon ang pinagbili nila ang kanilang akhirah. Ang kapalit nito ay buhay nila sa dunya. Masarap ang dunya. Maligaya ang dunya. Akala mo forever na ito. Bigla kang namatay. Forever na, mayroon kang apat na asawa. Mabuti kong apat na asawa. Isang asawa, tatlong kabit. Hindi talaga legal lahat. Mayroon kang mga anak, sasakyan, ang gaganda ng mga sasakyan mo. Dami ng pera mo, matulog ka sa dollar lahat-lahat. Pero dumating ang kamatayan mo. La ilaha illallah. Si Kobe Bryant, ang saya ng buhay niya. Mayaman, milyonaryo. Pero nung dumating ang kamatayan niya, isang iglap lang. Nawala ng lahat. Yan ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na itong mga taong ito, pinagbili nila ang kanilang akhirah kabilang buhay sa kukunting halaga ng mundong ito. La yukhaffafu anhumul azab. Hindi gagaan sa kanila ang kaparusahan. Wala hum yunsarun at wala nang tutulong sa kanila. Dito sa atin, may problema tayo sa gobyerno o ano man, NBI o ano, mayroon pa tayong matatawagan. Doon sa kabilang buhay, doon sa kamatayan mo mismo, wala na. Hindi ka na makatawag, Imam Muhsin. Imam Kwan, ba't niya ipakita ng Yasin saan? Wada-wada ito, wala nang ganun. Kaya,
Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o maosang katauhan, tunay ang wa'ad o ang pangako ni Allah. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Huwag kayong magpalinlang sa mundong ito. Nalilinlang ba tayo sa mundong ito? Malinlang tayo. Pag masarap ang pagkain, malinlang tayo. Pag masarap ang pagkain, makaisip ka pa ba? Makaisip ka pa ba na itong katawan na ito, masasyahid ito sa digmaan? Hindi ka mapagsabi ngayon, itong biryani na ito, masasyahid na ito ngayon. Yani na biryani, asahidun ko da yani. Itapsiran pa ng madjaw. Ha? Di ba ganun? Oh. Pag nandun ka sa mga bagay na sa mundo, talagang nakakalula ang mundo na ito. Huwag mong sabihin na habang kinakasal ka, honeymoon kayo nang naiisip ko pa. Ah, madalang na lang siguro. Ang common na nasa isip ng mga kwan, paano pa ako makadagdag ng pangalawa nito? Pangatlo. Ah, madagdagan ko pa ito. Okay din yun, mubah man yun. Pero walang nag-iisip sa atin ng beyond that. Naisipin niyang, paano kaya kung mamatay ako nito mamaya? Itong asawa ko kaya na ito, ha? Ito ba ay magiging kakampi ko o kalaban ko sa Yomul Kiyama? Ha? Yan ang tanong. Itong anak ko na ito, oh baby, mashallah, kika, lahat, no? Gagawin natin. Hindi mo inisip, magiging kalaban ko ba ito o magiging kakampi ko sa Yomul Kiyama itong anak ko na ito? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna min auladikum wa amwalikum aduwul lakum. Fahdaruhum. Sa mga anak ninyo at kayamanin nyo ay magiging kontra ninyo. Kaya magmatsag kayo, mag-isip kayo. Ha? Mag-ingat kayo na baka mamaya ang anak ninyo yan ang kakalaban sa inyo. Ibada ka o igasambayang ka ubus-ubus, yung anak mo ato sa Miss Universe, ka beauty pageant, pakita ng aura. Representative of the Philippines from Kagan Tribe na. Miyata ikaw. Ngayon doon ako, inikaw, yan Imam Dakula. Malaking imam. Masla na imam. Apya kupyanin na masla po. Ha? Apya pustisonin, marpilin na masla. Na, yung problema na suwatan niya na, loodan sa stage. Nandun na sa stage yung anak niya. I would like to represent, la ilaha illallah. Hindi, nakakatawa, pero nakakalungkot at nakakainis ito. Hindi ba ganun? Hindi ba natutuwa ba tayo na ganyan ang nangyari sa atin namang Muslim? Ha? Leader na Muslim, imam, ulama, nasan Allah al-afiyah wa salama, iligtas tayo ng Allah Ta'ala. Akala ba natin hindi tayo tatanungin yan? Ustad, hindi ba sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, wala taziru wa ziratu wizra ukhra, palusot dat ko, ma? Ginagamit na dalil. Ang kasalanan ng isa, hindi mamana ng isa. Ah, totoo yun, bapa. Totoo yun, bapa. Ang problema, anak mo kasi. Yan, imana, nagkapananggitan ka. Masisisi ka. Bakit? Anak mo. Hindi mo yan, hindi yan yung kaano-ano mo, hindi mo kaano-ano, kaano-ano mo. Kahit nga yung ano lang, kapitbahay mo lang, kung gumagawa ng mungkar at hindi mo mabawal, masisisi ka pa rin? Paano pa kayang anak mo na? Ah, pinakain mo lahat-lahat, tinustusan mo, pinaaral mo sa Ateneo de Davao University. Pinaaral mo sa De La Salle University. Ah, pinaaral mo pag-uwi niya wala ng hijab. Why are you not wearing your hijab? Because mother, I believe this is only part of culture. Anatiga, matigal mag-English, wata ko. Mataupan sa laki. Marunong na talaga mag-English ang aking anak. Mas magaling pa sa akin. Mas madyaw pa mag-English ka anak. So, genius na yan yung anak ko. Yan na yung sukatan ng kanatong ka-genius sa doon? Ha? Yan ba yung sukatan ng genius natin ngayon? Profesor, doktor, abogado. Ha? Pero, sasamba doon sa bato. Sa nakabahag. Tapos bilib ka na natuto yung anak mo doon? Madyogid yan na university kayang anak ko. Matigam dagid masyado doon sang mathematics. Mm. Tapos
Marcos, matigam dagyo da doon sa Constitution of the Philippines. Pero sa Quran, patiha, agad patiha, katigamanan, la hawla wala kuwata ila billah. Ha? Parisaiton mo ng patiha. Bismillahirrahmanirrahim. Di matigam, agad yan pa na pagbasa di. Magsambayang di, pero memorize yung preamble of the Philippine Constitution. We, the sovereign people of the Philippines. Ha? Minanggit mag-English ng, alhamdulillah, madyaw maninya, wamang kita pagbawal sa, hindi natin pinagbabawal yung pag-aaral ng ano, pero wag yan ang dapat na prioridad mo sa anak mo. Ang akida niya, ang tignan mo. Dahil pag namatay ka na, umikamatay ka rin, kamatay ka man. Kung mamamatay ka na, dahil mamamatay ka rin talaga. Inna ka may mayitun wa innahum mayitun. Sabi ng Allah Ta'ala, Muhammad, mamamatay ka. At sila lahat mamamatay. They are bound to die. Lahat tayo die. Ha? Sabi ng British, what is the die to die? Ha? Ano ba? Akala niya, araw na mamamatay siya. Yun palang pag-accent ng British. Ngayon, mamamatay ka talaga. So mamamatay ka, iiwanan mo yung mga anak mo na ganun. Subhanallah. Kaya sa agama Islam, wajib na 7 years old pa lang ang bata, turuan mo na, paghijabin mo na. Baganat din, suhatan ka. Yung anak mo, turuan mo na siya. Maghijab, magsala. Muru abna akum. Wahum abna'u sab'a. Muru abna'akum bisala wahum abna'u sab'a. Ang inyong mga anak, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan niyo magsambahayang habang 7 years old pa lang sila. Wadribuhum alayha. Tingnan niyo ha, ang hikpa. Paluin niyo sila, disiplinahin niyo sila diyan. Huwag kayong maniwala diyan sa pagbawal paluin dahil may karapatan ang bata. Islam ang nagsabi, wala. Paluin ninyo. Wadribuhum alayha. Wafarriku bainahum fil madaje. At ihiwalay ninyo sila. Pagdating ng 10 years old, ihiwalay na sila sa higaan. Ang lalaki, babae. Tingnan nyo, ang ganda ng tarbiya ng Islam, nauna pa sa kahit ano pang mga social, ano ba yan? Social norm o social education, nauna ang Islam. Tayo lang ng mga Muslimang hindi natin nakikita yun. Kaya idol natin yung magaling mag-English. Magaling mag-English. Well, the preamble, the constitution, basta. Basta, aunday kwan sa Senado, didagyan magkwan yung Muslim, magtanaw dagit. Kaya ni mga matigam na mga utaw. Matigam na mga utaw. Our Father, Hail Mary, glory be. At ito'y gasimbasang, ha? Nasarino? At ito'y kumabilib kanilan? Ubus-ubus nung pati yung kanilang inuutiki nga na libro. Ubus-ubus ito baka? Ha? Tapos, ba't naman bilib ka? Ah, bilib sa ludo ko. Sa ludo ko. Matigil mag-English. Dapat yung anak ko, magunawag yun ni Miriam Defensor. Astagfirullah. Di na ganito mga pangintuon ng Ginoo. Ang kanan, Diyos. Tapos ipapa-idolize mo. Na yan ang isipin natin. Pag namatay tayo, yung mga anak natin, deposit ba sila sa akhira? O kalaban ba natin sila sa akhira? Yan ang delikado. Baka mamaya ang pangalan nila, Abdullah, Abdurrahman. Ay, kaganda ng mga pangalan. Ha? Yung mga tupuni ng mga imam, mga sharif, sharif agwak, sultan sa barungis. Ha? Mga kuha ng mga lulo, mga ninuno, mga matatasang dugo. Pero yun pala ang nangyari, imam. Ha? Ang ending. Ha? Nagki-Christmas ang apo. Ha? Ang mahirap pa doon, mag-greet pa sa'yo. Merry Christmas po, apo, imam. Ya, di ka rin magkatigal ko. Di ka rin magkatalo ka. Paralyze ka rin. Paralyze ka na. Hindi ka na mapagsalita. Gusto mo siyang bawalan. Sabi mo, ah! Ay, baka magsubra pa yung paralyze mo. Ha? Yung mga, subhanallah. I mean, itong pinag-uusapan natin. Lahat tayo, haharap tayo ng kamatayan. Piliin natin,
May choice tayo, sabi ng Allah. Inna hadainahu sabila. Imma syakira wa imma kafura. Ha? Binigay ng Allah Ta'ala ang dalawang daan sa atin. Hindi maram, hindi tamang, hindi dating daan. Ano ba 'yun nangyari doon? Ha? Parang nadala ng daan. Hangin lang 'yun. Okay lang 'yun? Wala namang mga kakaibang nangyari dito? Okay. Joke lang 'yun, ha. Okay. Sabi ng Allah, dalawa ang daan na kanyang binigay sa atin. Either magiging mapasalamatin tayo or hindi, o tatalikod tayo sa pagsunod sa kanya. Ang tao na sumusunod kay Allah, mapasalamatin siya sa ni'ma ng Allah sa kanya. Ang taong sumusuway, walang pasalamat, ingrato kay Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Walang utang na loob. Bakit? Pinakain ka, lahat-lahat, binigay sa'yo ng Allah, ayaw mo pa, susuway ka pa sa kanya. Susuway ka pa sa kanya. Isang binata lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, i'dhan li bizzina. Ya Rasulullah, bigyan mo ako ng paintulot magzina. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atardahu li ummik. Gusto mo bang gawin yan sa nanay mo? Mangyari sa nanay mo? Sabi niya, la. Fakadhalika an-nasu la yuridunahu li ummahatihim. Ganun din ang mga tao, ayaw nilang mangyari yan sa mga anak nila. Sabi niya, tuloy ko pa rin. Sabi ng Rasulullah, atardahu li ukhtik. Gusto mo bang gawin ng mga lalaki yan sa kapatid mong babae? Sabi ng lalaki, la. Sabi niya, fakadhalika an-nas la yuridunahu li akhawatihim. Ganun din ang mga tao, ayaw nilang gawin yan sa kanilang mga kapatid na babae. Atardahu li ammatik aw li khalatik, hanggang sa sinabi ng lalaki yun, la. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, dalisayin mo ang kanyang puso. Yan delikado. Kung ang isang tao ay iniisip niya na ang pagsuway niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang problema, o mas worse ay pagsunod ang tingin niya dito. Yun ang delikado. Ganon ang shaytan. Ha? Afaman zuyyina lahu amaluhu su'u amalihi faraahu. Sabi ng Allah ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Sino ba ang mas titindi pa, sabi niya, ng kaligawan kaysa sa taong dinikurisyonan na ng syaitan ang kanyang gawa? Iniisip niya, oh, kigid yan eh. Mintindayanin mo, yabuyab, kayo ay problema sa basini. Oh, may, yay, madyaw, yan yung uswa doon, uyab, gid kita. Di da kita magpakawin. Oh. Ani, trial and error. Nangasa ba? Yan eh, adi mang good, akatigaman ta, kung kita bagyod, oh, di. Masya. La hawla wala quwwata illa billah. Yan ang nakuha sa kapapanood ng Korean novela. Hmm? Inaidol ng inaidol natin ang mga kufar. Hanggang sa nakapasok na sa mga kabahayan natin ang tarbiya. Ang mga anak natin maya sa panonood sa isang palabas sa telebisyon, kikinding-kinding na. Oh, ang pangalan niya si Kwan. Si Abdullah. Oh, Abdullah. Od, ama, malaw the guide. Adi pa, ha? Sumasayo ng, ano ba yun? Huwag kang pabibi, ha? O yung mga TikTok. Yung pala, iba na. Imbis lalaki, nagiging bading na dun. Ha? Kakapanood niya. Ginawa niyang kudwa yung napapanood nila ngayon. Ah, kapapanood ng mga vlog. Delikado na masyado ang social media ngayon. Wala kayong TV sa bahay, cellphone lang. Yung bata matututunan lahat. Matututunan niya lahat. Mas marunong pa kaysa sa iyo. Ha? Maya-maya, hindi pa marunong bumasa yung anak mo. Alam niya na ang kanta na, Kwan, When Love Is Gone. I'm sorry. For don't leave me. Ha? When Love Is Gone. Ano ba yun? Ha? Tira mo? Maya-maya, matuto na mag-suicide. Aliyadu billah. Ayan, mga anak yan, anak natin, pag namatay tayo, pananagutan ba natin sila? Pananagutan. Pananagutan. Asawa mo, pananagutan mo.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawat isa sa inyo ay pastol. At bawat pastol ay tatanong sa kanya ang kanyang nasasakupan. Anak mo, asawa mo, ha? Yung mga kayamanan mo, nabigyan mo ba ng zaka o hindi? Hmm? Meron kang pangpunta ng Hong Kong? Meron kang pangpunta ng Singapore? Meron kang wala kang pangpunta ng Makkatul Mukarrama? Wala kang pangpunta ng Madina? Wala kang pangpunta ng Masjidul Aqsa? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa bi thalatha. Ang rihal o yung paglalakbay ay hindi mo pagsisikapan o hindi ka dapat magsikap mahirapan sa paglalakbay liban lang sa tatlong ito. Alin yun? Masjid hadha, ibig sabihin ng Masjid Nabawi. Wa Baitullahil Haram, ibig sabihin ng sagradong bahay ng Allah sa Makkah. Wa Masjidul Aqsa. Wa fi riwayo wa Baitil Maqdis, ibig sabihin yung banal na templo doon sa Jerusalem. Yung tatlong yan, nainuna pa natin, Hong Kong. Proud pa. Picture sa Facebook. Now, ATM, at the moment, Hong Kong. At the moment, Singapore. Lugar pa ng mga kufar. At the moment, Paris. Alam nyo ba ang hukum sa pagpunta, pagsafar sa mga lugar na yan, ng mga kufar? Hindi Muslim ang mga namumuno doon? Haram tayong pumunta dyan. Liba na lang kung darura. Ano yung mga darura exempted? Kung magpapagamot ka na walang ibang hospital kung hindi dyan sa lugar na yan, ng hindi Muslim. Ganon. O hindi kaya, kailangan mong mag-transit dun dumaan para makahijra sa isang lugar ng mga Muslim. Ganon yun. Ano tayo hindi? Kaya ang tingin natin, pag may pera na ako, I'll go live with you anywhere. Hindi mag-hajj. Hindi mag-umra. Hindi magbigay sa landas ni Allah Ta'ala. Aanuhin ka ng iyong kayamanan sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah Ta'ala sa Surah At-Tawbah, fatukwa biha jibahuhum. Allah, paplantsahin ka ng kayamanan mo. Yung kayamanan mo na yan na naimpok, na hindi mo zinakahan, hindi mo binigay sa hajj, ginugol sa hajj, sa umra, hindi mo ginugol para sa jihad, sa da'wa, wala lahat. Kaya inimpok mo na yung kayamanan mo, magiging plancha yan sa araw ng paghukom. Ipa-plancha sa likod mo. Handa ka na. Ngayon, doon gani mag-plancha ko. Kapasok. Hilak na ka. Kuha na kagkulgiti sa kakuha na kayo mong... Yun. Doon sa araw na, sa kiyama, wala na doon kamatayan pa. Wala na. Bakit? Dahil doon, sa pagitan, wala kulgitan to. Sa pagitan ng kantara, at nung tawiran natin ng sirat, ang Allah subhanahu wa ta'ala, iutos niya sa mga malaika na ang kamatayan ay katayin. At sasabihin niya, Ya ahlal jannah, khuludun falamauta lakum abada. O ahlal jannah, forever na kayo dyan at wala nang kamatayan. Wa ahlan, ya ahlal nar, khulud falamauta lakum abada. O mga taga-impyerno, forever na kayo dyan, wala nang mamamatay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung sakit. Kul nama nudijat juluduhum, badalnahum juludan ghayraha, liyadhukul adab. Napakasakit pala, Kuya Eddie. Sabi ng Allah Ta'ala, tuwing mapapalitan ng bagong balat, masusunog ang balat doon sa impyerno, papalitan na naman ng bago. Ang problema, buhay ka. Dito, pag nasunog, namatay ka, patay na, hindi mo na maramdaman. Doon, buhay ka pa. Ala, ginapanitan ka, makita na yung mong panit niya, paniton yun siya ginana. Ibalik na po, bago. Bago na po, sunugo na po. Liyadhukul adab, sabi ng Allah, para matikman nila ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, yun ay doon na sa kiyama. Doon sa barzakh mo, doon sa iyong libingan, kakayanin mo kaya. Yung iba magsasabi na, okay lang naman, 1 hour lang sa impyerno, 1 segundo lang sa impyerno, mawawala na ito. La hawla wala quwwata illa billah. Kaifa hadhal jur'a? Alallah, paano itong ganito katapang mo, tapang mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapang sa pagsuway. Tapang sa pagsuway, kapatid sa Islam. Gusto natin,
na tayo ay makakuha dito sa mundo ng lahat ng comfort, mas isipin natin ang ikakaginhawa natin doon sa kabilang buhay. Ha? Kaya mga kapatid, darating ang kamatayan natin kapag dumating siya sa atin, hindi ibig sabihin na alam natin, pero yung paghahanda natin at least sapat. Hindi man natin alam kailan ang araw, pero maghanda ka lagi. Ihanda mo lagi ang iyong sarili. Paano ka sasagot doon kay Nakir at kay Munkar? Kung ang panay na nasa puso mo, mga kanta ng kufar, mga I will always love you, mga Justin Bieber, yan ang nasa puso mo lagi. At ang kinasasanayan ng puso natin, yan din ang sasabihin natin sa huli. Waliyadu billah. Ha? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka ala shay'in wukila ilayhi. Sino man ang nakakonek siya sa isang bagay, doon siya iiwanan, hayaan ng Allah Ta'ala sa bagay na yun. Kaya may mga tao sa sakratal maut, at saksi siguro kayo, kahit kayo may experience kayo, ang mga mashayikh sa Saudi may ganun, sa mga hospital, magsasabi sila ng kul la ilaha illallah, ulitin nila, la ilaha illallah. Dahil sunnah, wajib sa atin na ating i-remind ng la ilaha illallah, ng tawhid, ang ating mga patay, pero hindi makapagsagi. Sabi, nabibigatan ang dila. Samantala mga Arab yun, araw-araw ekspresyon nila ang la ilaha illallah, pero inuulit, la ilaha illallah, hindi makapagsalita ng la ilaha illallah. Anong nasasagot? Yung kanta na paborito niyang Arabic. Ya Habibi, Ya Habibi. Ganun ulit niya. La ilaha illallah, Ya Habibi. Yun ang nakakapanindig balahibo. Kung yan ang huli na mangyayari sa iyo sa mundo, ibig sabihin, masamang sinyalis na yun. Hindi natin masabi ang sakhir, pero dun pa lang, masamang sinyalis na ng kamatayan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ang mga bagay, ang mga gawain natin ay doon sinusukat sa huling daglat nito. Sa huling bulusok nito. Hindi binabasi sa simula, ibabasi ni Allah sa huli. Kaya pakaingatan mo ikaw na Muslim na mamatay ka nasa sa estado ng pagsuway kay Allah Ta'ala. Ngayon pa lang, unahin mo na ang pagsisisi. Iuna mo na. Iyakan at tangisan mo na ang lahat. Kahit dalawang drum at balde ng pagsisisi lahat. Pati ang kasalanan na hayag sa'yo, hindi hayag sa'yo. Alam mo't hindi mo alam. Nakaligtaan mo o alam mo, lahat ng iyon ay hingi mo ng tawad kay Allah Ta'ala. Dahil baka mapabilang ka pa sa sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito. At hinihiling natin na mapabilang tayo doon sa kanila. Ito sila ang mga sinabi, ang mga kapatid natin na nagtiis dito sa mundo nang dahil sa pang-uusig ng iba sa paghawak nila na mayroong isang Panginoon lamang. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Yung mga taong namutawi sa dila at pinaniwalaan sa kanilang puso, Ramadan man o hindi Ramadan, hanggang sa huli ng buhay nila, sinambit nila ang kalimatus syahada. Ang Panginoon namin ay si Allah. Thummastaqamu, at nagpakatuwid sila. Ibig sabihin, sinunod nila ang mga utos ni Allah. Iniwasan sa makakaya ang pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thummastaqamu. Anong mangyari sa kanila sa kanilang kamatayan? Sa sakratul maut, tatanazzalu alayhimul malaika. Allah. Hindi pa si malakal maut, bababa ang mga anghel sa kanila. At ang sabi ng mga ulama sa tafsir na ito, nang ibig sabihin noon, makikita sa mga mukha nila ang kaaliwalasan sa panahong yun. Dahil sa nakikita nila na hindi natin nakikita. Tatanazzalu alayhimul malaika. Isipin mo kapatid, kung ganun ang kamatayan mo. Nahihirapan ka ng huminga kasi paalis na. Pero may darating na tagadala ng mabuting balita, mga anghel ng Allah. Anong sasabihin nila? Dalawa.
Kagaya ng dalawang sinabi ng Allah Ta'ala, ginarantiya niya nang pinaalis niya si Adam at si Hawa sa paraiso, pati si Iblis. Anong sabi niya? Kullah bitu minha jami'a. Bumaba kayo sa paraiso na ito. Imma ya'tiyannakum minni huda. Dahil tunay na may gabay na magmumula sa akin, bababa sa inyo. Faman tabi'a huday. Sino man ang sumunod sa gabay na ito. Fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Wala na silang pangangambahan at hindi na sila kailanman mababahala. Itong dalawang ito, indua ini. Hanggat ang tao ay nakakaramdam pa dito sa mundo ng takot paano sa mamatay at ng huzon o ng tinatawag sa Bisaya pakaguol, pagiging malungkot kung anong mangyari sa kanya sa kinabukasan, wala pa sa kanya ang gabay. Hindi pa siya nagabayan. Hanggat takot pa siya na baka wala siyang makain bukas. Hanggat natatakot pa siya at nangangamba para sa mga anak niya na baka hindi bukas, walang sasakyan. Hindi makapag-aral sa private school. Hanggat yan pa, wala pa ang gabay. Hindi mo pa sinunod, hindi mo pa tinanggap. Hindi mo pa tinanggap. Kasi ang garantiya ng Allah Ta'ala, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sa huli ng buhay ng mga mu'minin, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, ang sasabihin ng mga malaika, أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ. Allah. Huli, sasabihin ng mga malaika doon, bago ka lumisan sa mundong ito, magpapakita na sila. Habang kinukuha ka na, o bago ka kunin ng malakalmot, Allah takafu, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Waabshiru, may karagdagan. Ito na ang katapusan eh, wala na eh. Waabshiru biljannati allati kuntum tu'adu. Matuwa na kayo, andyan na ang janna na pinangako ni Allah sa inyo. Tignan nyo, ito na ang pupuntahan mo. Nahnu awliyaukum, magpapakilala sila. Kami ang mga barkada ninyo. Hindi nyo lang kami nakikita. Kakampi nyo kami. Fil hayati dunya, sa mundong ito, hanggang sa akhirah. Saksi kami sa lahat ng mga ginawa nyong kabutihan. Pagsunod kay Allah hanggang sa huli. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Andiyan na sa Jannah, andiyan sa Akhirah, ang gusto ng mga sarili ninyo, lahat ng hinahangad ninyo andiyan. Walakum fiha ma tadda'un, at lahat ng inaasam-asam ninyo andiyan na. Pinagtiisan nyo dito sa mundo, ang paghijab ninyo, mainit, lahat-lahat, kutsain kayo na terorista o lahat-lahat ng yan, ang mga kutsa, ito na sa paraiso. Ito na. Ang sala ninyo, paggising ninyo, 4:30, magsasala, magano nagtitiis, malamig ang tubig, kailangan maligo bago magsala. Lahat-lahat lang yan, ginawa ninyo. Ito na ang paraiso para sa inyo. Walakum fiha matadda'un. Nuzulan min gafurir rahim. Ito ay pang-aliw sa inyo. Mula, pang-aliw pa lang. Subhanallah. Min gafurir rahim. Mula sa pinakamapagpatawad at pinakamaawain ng Allah. Ano pa ang higit? Hihigit doon na pangpawi ng ating pagkabalisa sa panahon ng ating kamatayan, kundi yun ang yung mga salitang yun ang sasalubong sa atin. Allah. Nuzulan min gafurir rahim. Ngayon mga sinasabi natin minsan sa bunga ng pagkatao natin, ayaw na pagkarido, panaw da. Yung sinasabi natin gano'n, baka mamay, mas masaya pa sa'yo yun. Ay, alis talaga ako. Pangit na ng mundong ito. Isunusundo lang ako ng mga malaika. Walakum fiha matashtahi anfusukum. Walakum fiha matadda'un. Nuzulam min gafurir rahim. Awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at pang-aliw sa'yo. Kaya sino ang makakakuha nito? Dalawa, sino ang mamamatay sa ganitong estado? Sabi ng Allah, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Sino daw ang makakakuha nito? Mga masabar. Allah. Masabar. Kahit sa digmaan, nagsabar. Anong ibig sabihin nagsabar? Nagsabar sa utos ni Allah. Sabar sa utos ni Allah. Mujahid.
Pag sinabing hindi rules ng Allah Ta'ala ganito, hindi ko susundin yan. Oops, makaano tayo dyan, makabangga. Ibig sabihin, nagsasabar sa sinasabi ng kitab at ng hadith. Nagtiis. Nagtiis sa pag-hijab, sa pagkwan niya, pagsala, pagtitiis niya. Illa alladhina sabaru. Wama yulakaha illa dhu haddin azim. At walang makakaangkin nito maliban na lamang sa mayroong malaking bahagi doon sa paraiso ni Allah Ta'ala. Kaya mga kapatid, bilang huli, kasi ilalaan pa natin ito sa pagtatanong, biidnillah, itanong natin sa ating mga sarili. Sapagkat kung tayo ay mamamatay na, mayroong tatlo na maghahatid sa atin. Yatba'ul mayta thalath. Tatlo ang maghahatid sa patay. Sino yun? Fayarji'ul ithnani wayabkal wahid. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dalawa ay aalis, iiwanan ka. At isa lang ang matitira sa iyo. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Amaluhu. Lilisan, iiwanan ka ng pamilya mo, ng kayamanan mo. Wala namang pamilya mo na magsasabi, sige, maturog dapat isang kwan mo. Hala, sige, lubungan daw kumayo. Walang ganon. Ilibing nyo rin ako. Mahal na mahal ko ito. I love him so much. Oh. I love you so much, my husband. Sipain mo nga. Masuko na. Dupang tao. May tama ako pag sipaon mari. Buhi pa ako. Ayaw niya. Dahil ayaw talaga natin yung mangyayari doon. Ayaw nating mag-isa tayo, isipin mo. Sa kwarto mo na lang ngayon ha. Kiyas maal waki. Waki, ikiyas waki, realidad. Ma-brown out lang tayo, ma-brown out. Iba, ay, kapasuda. Hey, yan yung, ano pa yung kwan mayo, adi? Kurinti? Kwanto ka na, may double light. Kamayo? A double light, Japon? Oh. Taungan. Ay, ano ba itong double light? Ang init-init. Text ay, text daw kay, kanun sa doon balik ang kwan, ang suga, magpagagalitan po. Uy, nga naman mo, kabayad ba niya? Ganon, di ba? Ang init, walang ilaw. Isipin mo, sito na time na madugum, mapaso, ubos-ubos. Yan na yung sitwasyon sa unang pagkakataon na iiwanan ka na ng huling naghatid sa'yo sa libingan. Isipin mo ang luwag-luwag ng bahay mo. Ha? Luwag ng kwarto mo, you can do anything. Gugulong-gulong ka dyan, lahat-lahat. Tapos ililipat ka sa butas na napakaliit. Butas na napakaliit. Butas na napakaliit. Ayaw mo pa talaga, baka ni kaya gabuot na ibutang kawad to. Eh kung buhing pa kawin, anong ibutang man kunin nyo dito? Buhing mga bataan eh. Ibutang kunin din ako, ibalay dito luwag. Di ba? Ibapasok ka nila dyan. Pagpasok sa'yo, ipatakilid pagyud ka. Abriani mong tabon, ipatakilid pagyud ka, butangan pagyud ka. Tabon. Unya, tabunan pagyud ka, giyota mo, tabang sila tanan. Pati tong labni mo. Kaya tong mingon siya mo, puribig kita, bantay lang ka. Pati to siya mo, apil tog tabon. Subhanallah. Ha? Pagkabos, pila ka minuto, uri da silan. Pag uri, magatiyaw-tayaw ito sa bahay. Ay, isikuhan ito. Maghilihilak. Dugay na lang, isa ka simana. Isa ka bulan, pagkaumana na, di na ka nila mauna-unahan, di na. Malimtan na ka. Nakakalimutan ka na. So, ikaw na lang talaga at ang amal mo ang nandun matitira. Si Pajero mo, si Kia mo, si, ano ba yun, Toyota Corolla, si Navara, si lahat-lahat ng yan, hindi na ikaw ang nagda-drive. Iba na. Nilipat na sa iba. Pati asawa mo, pag natapos ang idda niya, iba na rin ang magiging asawa niya. Kaya sabi ni Abul Atahiya, Ya ajaban linnas,
law fakkaru wa absaru. O nakakamangha, nakakapagtaka sa mga tao kung iniisip lamang nila. Narinig niyo ako dyan? Clear dyan? Kung iniisip lamang nila at nakikita lamang nila ang katotohanan. Fa inna dunya lahum ma'baru. Ang dunya na ito, ah, tulay lang ito para sa kabilang buhay. Ma balul insanu awwaluhu nutfatin wa akhiruhu jifatin yafkharu. Ano ba sabi niya? Ang pinagmamalaki ng tao, ang simula niya, similya, marumi, inuhugasan, tinatapon. At ang katapusan niya ay isang bangkay siya na mamamatay. Bangkay. Pag bangkay tayo, ilibing na tayo ng tao. Ayaw na nila tayong makita, kaya tayo ililibing. Kaya maagnas ka na. Subhanallah. Ano bang ipagmamalaki natin? Ah, mga kababaihan, ha? Todo natin paganda. Make up. Lahat, kahit wala pang husband, lahat gagawin, ibutang tanan maxi pill, pill na pill. Tanan ibutang nato. Pero kani mamatay ganita, parehas na ta kalansay. Pag mudugay na ta dito sa lubganan, ana na lang to nagngisi. Kalabira naman ka. Aba pa, di ba? Perti ni mong pagwapo diri. Ha? Sa unang panahon nila papa, 60s, 70s, pumada. Allah diri. Ugway pa'y pumada, pati ang kilay, tilapan uglaway diri. Para gid mo, ayos bang amurag, Marcelo del Pilar. Pero lahat ng yan, imam, itong kagwapo, itong kaganda, makeup lahat, pag mamatay ka na, huhugasan ka na ng tubig, ang magliligo sa'yo, ayaw mo pa talaga na. Hindi ikaw nagutos, o iliguin ko. Hindi. Liliguan ka na ng ayaw mo na klase ng ligo. Hindi ba ganun? Ano man, kaya wala na maibutang dito nga pants pa, o sa paibutang niya, wala na. Yung skin care. Kasi itong skin na ito, ha? Magsasalita din ito kay Allah Ta'ala. Yawma yakulu lijuludihim lima shahidtum alayna. Sasabihin ng mga tao sa kanilang balat, oy, bakit kayo sumaksilaban sa amin? Allahu Akbar. Mas magsasalita din ito. Ha? Kaya doon na mga kapatid malalaman at, oo, parang wala lang ito. Parang sa English pa, cliche. Ha? Napakagandang English. No? Cliche. Parang cliche lang ito sa paningin natin, sa pag narinig natin. Oh, mamatay, gano'n naman talaga, gano'n ang hadith. Pero hindi. Ang mu'min na totoo kay Allah Ta'ala, yung tunay na may takot sa kanya, kapag naririnig niya ang patungkol sa kamatayan, nangangamba siya sa, para sa kanyang sarili. Doon sa kamatayan, hindi sa mundo, nangangamba siya para doon sa kabilang buhay na yun. Na baka mamaya hindi patanggap ang kanyang mga gawa. Si Umar ibn Khattab, Umar, pangalawang khalifa, Amirul Mu'minin, siya mismo sa kanyang sarili, naiiyak siya. Isang araw, naiyak siya. Tinanong siya ng mga tao, Yusuf yan ang mga tao. Bakit ka mayubki kay Umar? Anong nagpapaiyak sa iyo, Umar? Sabi niya, inni aksha, natatakot ako, sabi niya. An yakuna, awwalu ahli nar, huwa Umar. Natatakot ako na baka mamaya, ang unang-unang ipapasok sa impyerno ay si Umar. Yun sa kanyang sarili. Samantala, sinigurado na ang janna sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung buhay pa. Siguro, yung para hindi kayo matamaan, forward na lang siguro yung iba. Diyan, banda. Kasi yung ulan, na hanggang doon na lang muna ang ating muhadara. Ngayon ibibigay ko sa mga katanungan ang chance ngayon na magtanong ang ating mga kapatid. Live po ito ngayon sa Ilmo Productions. Ano? At sana ay nakapagbigay tayo ng kamalayan sa bawat isa sa atin na hindi tayo forever sa mundo na ito. Kapag dumating ang ating kamatayan, ano ba ang naihanda mo para sa araw na iyon? Subhanakallahumma wa bihamdika.
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil